Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, dalawang barko ng Pilipinas na kipaghabulan sa barko ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Mahigpit na sinubaybayan at nagsagawa ng pagbuntot ang Chinese Coast Guard sa research vessel ng Pilipinas na BRPH Ventura at sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang habang patungo sa Bajo de Masinloc nitong nakalipas lamang na umaga ng Linggo, 14 Abril, ibinunyag ni Ray Powell, dating US Air Force official at dating defense attaché, ang naturang impormasyon sa kanyang online account. Aniya, tumigil ang mga barko ng Pilipinas ng tinatayang 8 oras, 35 nautical miles lamang mula sa coastline ng Luzon sa Pangasinan, lugar na malapit sa saklaw ng iginigiit na 9-dash line ng China. Hinaranggan aniya ng China Coast Guard ang daraanan ng BRPH Ventura at escort nitong BRP Gabriela Silang, na marating ang nakatalagang hydrographic research area sa hilagang bahagi ng Scarborough Shoal at halos hindi gumagalaw sa nakalipas na 8 oras. Hindi naman malinaw ang matagal na pagtigil ng mga barko ng Pilipinas sa lugar, subalit dakong 10 AM. Ay ipinagpatuloy na ng mga ito ang paglalayag patungo sa Bajo de Masinloc habang mahigpit na nakasunod naman ang Chinese Coast Guard vessels. Sinabi rin ng American maritime expert na kanyang naobserbahan ang kapansin-pansing pagdami ng mga barko ng China malapit sa shoal sa nakalipas na 48 oras. Posible aniya na maiuugnay ito sa hydrographic survey announcement ng Pilipinas kabilang ang mapang ng underwater terrain features. Nakatakda kasing magsagawa ang BRPH Ventura ng hydrographic survey sa hilagang bahagi ng Bajo de Masinloc na inescortin ng BRP Gabriela Silang, na mataang patungo sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ang 3rd barko ng China Coast Guard, para samahan ang nagkukumpulang mga barko ng China sa lugar, ayon sa ulat mula sa US Maritime Security Analyst nitong araw ng Sabado. Bunsod nito, madaragdagan pa ang puwersa ng Chinese fleet sa mayamang fishing ground kung saan magiging 3 na ang barko ng China Coast Guard, at 25 naman ang Chinese Maritime Militia vessels sa lugar, base na rin sa iniulat nitong Biyernes ng Philippine Coast Guard sa ibinahaging digital imagery ni Ray Powell, na parating na ang China Coast Guard ship mula sa kanlurang bahagi para samahan ang mga barkong nagkukumpulan sa may Scarborough Shoal. Sa parehong image, makikita rin ang 8 Chinese militia vessels at 2 CCG ships na papalapit sa shoal, partikular na sa bukanan ng Lagoon. Ang bilang na ito ng mga barko ng China sa Bajo de Masinloc ay tumaas ng 4 beses kumpara sa huling namata ang 6 lamang na Chinese vessels noong Pebrero, kung saan nagsagawa ng pagpapatrolya ang BFAR sa lugar. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na mayroong 27 mga barko ng China ang kanilang namataan sa Bajo de Masinloc Shoal sa West Philippine Sea. Sa ulat ng PCG, aabot sa 25 Chinese Maritime Militia vessels at 2 China Coast Guard vessels ang kanilang namonitor sa naturang lugar. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang naturang 2 barko ng CCG ay namataan sa loob mismo ng Bajo de Masinloc Shoal. Gayunpaman ay iniulat din ng opisyal na wala naman ang nakalagay na mga floating barrier sa lugar. Una nang iniulat ni dating United States Air Force official at dating defense attaché, Ray Powell, na mayroong 10 Chinese militia ships at 2 CCG vessels ang namataan sa naturang pinag-aagawang teritoryo, nagsagawa ang mga tauhan ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ng Urban Operations Training sa 4th ng Marine Exercise 2024, sa bahagi ng Circumferential Road ng Headquarters ng 1st Marine Brigade sa Maguindanao del Norte.
Hey, sabar kan, kapal. Snipers. Or gunners. Security, security. Ayon sa Brigadier General ng 1st Marine Brigade Commander, layunin nito mabigyan ng kaukulang kaalaman at skills ang kasundaluhan pa hinggil sa urban operations. Isa sa pinaka-epektibo ng halimbawa ng urban operations ay ang close quarters combat na isang taktik na ginamit ng kasundaluhan sa naganap na Marawi Siege noong taon 2017, isinagawa ng mga kalahok sa Marine Exercise 2024, ang kanilang practical exercises sa bisinidad ng 64th Force Reconnaissance Company kung saan ginamit din nila ang parehong exterior at interior movement tactics. Bahagi ito ng pagpapalakas pa hindi lamang ng combat skills ng kasundaluhan kundi nagsisilbing paghahanda sa kanilang puwersa para sa complexities ng modern warfare, na layuning bumuo ng puwersa ng handang humarap sa anumang pagsubok upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng buong bansa. Sa pagbabalik ni Pangulong Marcos Jr. mula Estados Unidos, ibinahagi nito ang mga napag-usapan sa trilateral meeting kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida, kabilang dito ang pagpapalakas sa ugnayan ng tatlong bansa sa iba't ibang sektor at pagnanais ng isang maunlad at ligtas na Indo-Pacific region. I have just ended my visit to Washington, D.C., wherein I attended the first Philippines-U.S.-Japan trilateral summit with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Kishida Fumio. During our meeting, we reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. We are guided by our shared values of democracy, the rule of law, human rights, and gender equality. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern, including in enhancing economic resilience and security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change, and maritime cooperation. We also exchanged views on a number of regional security issues of mutual concern. I took the opportunity to update President Biden and Prime Minister Kishida on the latest developments in the South China Sea, including the recent incident at Ayungin Shoal. I also had a bilateral meeting with President Biden wherein we reaffirmed our commitment to the long-standing Philippines-US alliance. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.